If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Good morning, guys. Happy Tuesday. Today is September 15, 2020, and the weather today is very fine lang siya. Hindi siya ganong mainit and hindi rin siya ganong malamig. Kahapon nagpunta kami ni RJ ng SNR pero hindi na kami nag-vlog kasi medyo haggard ako kahapon dahil sobrang init, so hindi na ako nag-vlog. Kumain lang kami ng breakfast doon, ay brunch pala, dahil hindi pa kami nag-breakfast nung umalis kami. May binili lang kami ng konti. And dun ko nakita ito, guys. Yung matagal ko nang hinahanap. Ay! It's ano? Kapatay ko siya. This one! Dun ko lang pala siya makikita. Favorite ko to, guys. Nilalaga lang to. Parang alam niyo yung bata. Yung itsura niya. Oh. Ayan. Parang ganun siya. And masarap siyang papakin talaga. Healthy na. And ano pa siya. So, ang pagkakabili ko dito, nasa 275 pesos yata. Basta, nasa ganun lang siya. Tapos, bumili din ako ng Coffee Mate. Tatay sa labas, pakita ko sa inyo. Hindi ko na siya na-haul kahapon kasi konti lang naman din yung binili namin. Bumili lang ako ng Coffee Mate. Tapos, yun nga yung edamame. Ito yung Coffee Mate na binili ko, guys. Ang pangalan niya is Coffee Creamer. Parang ano siya eh. Great value yata. Nakita ko sa YouTube kasi naganap ako ng mga taste test. Kung ano yung pinaka nasasarapan nila na Coffee Mate. Pero hindi siya ganun kasarap para sa akin. Mas bet ko pa rin talaga yung Coffee Mate. Kasi ito talaga yung number one Coffee Mate in the world. Kasi diba, kahit saang bansa, binibili yung Coffee Mate na to. Diba? So, meron din sa SNR yung isang ganito na din siya. Pero hindi yung kinuha ko kasi gusto kong itry to. Dahil, ano siya eh. Galing siya ng... Tignan natin kung saan siya galing. Hindi ko alam, guys eh. Pero made in USA siya. Pero yung sulat na nakasulat, yung mga ano, parang Espanyol. Bumili din kami nito, yung patiktikan ng plato. Hindi ko na matandaan kung anong tawag dyan. Pero yung pagkakabili namin dyan is 245 pesos, mura lang siya. So, ayan din yung binili namin kasi hindi na namin kailangan ng langgana. So, yan na lang binili namin. Ano pa ba binili ko sa SNR kahapon? Yun lang ba binili namin dun? Nakalimutan ko na. Yun lang yata, Coffee Creamer. Yan, at saka yung... Yun, tapos bumili lang din ako ng fan. Yung roti... Roti na fan. Fan? Yung roti na fan, ito. Kasi meron binigay si Mama sa akin na... Toasted, pang toast ng bread. Ito, yung sari roti. Madalas kaming mag-toast ng bread. Especially pag gusto namin uminom ng coffee, ganun. Tapos, ang breakfast namin kaninang umaga. Nag-breakfast kami kaninang maga ng matigas na baboy at saka boiled yung talbos ng kamote. Yung baboy kasi na binili ni RJ, ano, matigas, inahin. Pag kasi inahin yung baboy, guys, matigas yon. Kailangan mo muna siyang pakuluan ng matagal para lumambot siya bago mo siya iprito. Pero hindi kasi alam ni RJ na inahin pala yung baboy na nabili niya. Yun lang. And today nga pala is birthday ng girlfriend ng kapatid ko na si Charlie. Birthday ni Tina. Happy birthday. And hindi ko alam kung kailan ko ma-upload tong video na to. Pero today is September 15. 15 yun, diba? Yeah, today is September 15. And hindi pa ako nakakapagbigay ng update sa inyo, guys, about dito sa harapan namin kasi na-stop muna siya dahil wala kaming mahanap na construction worker. Kaya na-stop muna siya and yung finishing niya hindi pa din natatapos, pati na din yung
bubong na ikinakabit. Hindi pa din siya tapos kasi kailangan pa namin pa-finish muna yung mga concrete, like mga kanto-kanto. Hindi pa siya natatapos. Pati yung isang pader dito, hindi pa din siya natatapos. And balak din ni RJ na mag-business ulit dito sa harapan namin. Hindi pa namin masyadong napag-uusapan yun kasi medyo kailangan muna namin tapusin tong harapan namin. Siyempre kasi bago tayo mag-start ng business dito, kailangan tapos muna siya. So, pinag-uusapan muna namin kung ano yung mga proseso. Kasi gusto niya na i-gamitin yung ano, yung pinag-aralan niya. Nag-aral kasi siya ng barber. Paggugupit. So, para may extra income din. Gusto niya magkupit. And gusto niya din pag-aralan yung paggugupit ng dog. Kasi mahal yung mga bayad dun, diba? So, pag-aaralan niya. Kahapon nanood ako nung Alive, yung Korean movie na zombie-zombie ulit. One of the great zombie story na napanood ko sa tala ng buhay ko. Ang ganda ng kwento kasi niya eh. Parang survival siya na ano. Talagang yun yung... Natakasan tayo ng anak mo. Hala, nandito lang siya kanina. Kuhanin mo na! Yun yung zombie na, yung story na talagang parang, ano, parang makatotohanan. Kasi diba yung ibang mga zombie stories is puro barilan, ganyan. So, ang ganda ng kwento, lalo na yung ending. Si RJ kasi, nung nakaraang araw, kasi nag-away kaming dalawa, so hindi kami nagpapansinan. Yun lang yung ginawa niya. Nauna siyang nanood sa akin. So, ako kahapon, kagabi ko lang siya pinanood. So, ayun. Walang part ng movie na hindi ko talaga pinanood. Talagang focus ako kasi talagang papanoorin mo siya at naabangan mo talaga kung ano yung mangyayari. So now, nag-edit ako ng vlog. Maybe it's up on my channel na pag pinapanood nyo to, yung video ng unang pakikita namin ng pamangkin ko, si Sai, yung anak ni Catherine. Sobrang cute niya, guys. And kamukha siya nung daddy niya. May side lang na kamukha siya ni Catherine. Pagka side view siyang ganun, kamukha siya ni Catherine. Pero pag yung as in, yung front view ng mukha ng bata, kamukha nung daddy. So, thank God. Kasi normal yung pagka-deliver ng baby. And healthy din yung baby, super balbon, and ang liit-liit niya. So, sobrang thankful kami kasi nakaraos na si Catherine sa panganganak. Almost 24 hours siya naglo-labor, guys, sa ospital. Talagang hinintay nila na, ano, yung CM. Sobrang tagal niyang naglo-labor, kaya yung si mama... Ano, nag-aalala siya, hirap na hirap daw si Catherine, ganun. Kawawa daw si Catherine, ganun. Muntik na siyang ma-CS, pero talagang pinilit niyang mag-normal. Kaya, sobrang proud ako sa kanya kasi na-deliver niya ng maayos yung baby and healthy yung baby. Super ganda pa. Dahil sa pandemic, hindi ko alam kung kailan tayo magkakaroon ng baby din. Pero gusto na din ni Mama simula nung nakita niya yung... Meron kasi akong picture na kandong-kandong ko yung bata. So, sabi niya bagay daw sa akin. Pinost ko dun sa my day ko. Tapos, ang dami nagsabi na bagay daw sa akin. Kasi, alam... Tapos, may nagsasabi din sa akin na habang tumatanda na, ganun, mahirapan ng magbuntis. Pero, siguro, na kay God pa din yun talaga kung ibibigay niya sa amin. Still hoping na mawala na yung COVID. Lalo-lalo na ngayon taon na to. And sana lang talaga, yun lang yung pinaka-hihiling namin na mawala na yung coronavirus. Kasi yun lang talaga yung paraan para magawa natin lahat ng gusto natin. And ngayon, talagang limited lang yung pwede nating gawin. Kasi dahil nga dun sa virus, diba? So, mag-pray na lang tayo, guys, na sana mawala na siya. And yun lang yung vlog ko today. Nag-update lang ulit ako and sa susunod sana makapag daily vlogs na tayo.
Kasi ngayon, medyo busy pa ako, lalo na marami kaming mga plano, marami kaming pinaplanong gawin. Diet na ako ng ilang araw, pero yung isa kong kasama, luto siya ng luto. Paano ka naman makakapag-diet kung yung kasama mo, luto ng luto, diba? So, we're currently watching Married Life pa yun sa net. Tignan natin kung anong title niya. Ang title yata niyan is ayan, The World of the Married. Yun yung title niya. Ito na siya! Ta-da! Siguro may 2 years na ako hindi nakakain nito. Sarap to, guys. Try nyo kung meron sa ano, sa ang pangalan na. Mag-end na ako, guys, ng vlog. Bitin ko pa dyan. Ayun ko, nakain ko. Bye ka na. Bye! Mag-edit pa kasi ako eh. So, mag-end na ako ng vlog ngayon. Dahil wala na rin naman akong iba vlog mamaya. Kita na lang ulit tayo sa next video. Shoutout nga po pala kay... Mag-shoutout ka dun sa pamangkin mo. Kay Sam. Sino Sam? Si Sam, tayo nun eh. Pinakamaputing, shoutout nga pala kay Sam, yung pinakamaputi kong pamangkin dyan, ha? Si Sam Pagyo. Shoutout kay SK ng Pinas, Charlie Bala. Shoutout nga pala dyan sa mga manunod kong mga basher dyan. Shoutout sa inyo lahat. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this vlog. Please like this video if you like it. And don't forget to subscribe to my channel, our channel. And see you again. Next video. Bye and be good. Mwah.